Okay. Ayan, sige, simulan natin to. So let's talk about immune system, okay? So hindi ko manage yung mga pagsulat, so I'll just use the screen, nandiyan na po mismo. So let's talk about two lines of defense in immunity. Ilan daw yung lines of defense natin? Dalawa, okay? So dalawa daw yung lines of defense natin. Ano po yung dalawang yun? We have the innate and the adaptive immunity. Again, innate and adaptive immunity. From the name itself, from the word itself, innate. Tama, parang nasa atin na mismo. Okay, so ibig sabihin, innate, nas, it's inside our body, yun na mismo yung kusa na, okay, in Tagalog. So, ano po ito? We have the physical barriers and the leukocytes. Tanong! Para sa mga nasa Zoom meeting natin, no? Chat po ako. Ano yung leukocytes? What cells are this? These are blood cells. Anong klaseng blood cells po ang leukocytes? Ayan. So ano po yan? Of course, yan. That's the WBCs, white blood cells natin. Okay? And then you have the adaptive immunity from the name itself. Adaptation. Okay? So nag-a-adapt tayo. So kung ano po yung maibibigay ng environment or because of the pathogens. Ulitin ko po. Innate. Ito po yung in general na nakusa. Okay? Kusa pong magre-react sa atin or kusang gagamitin ng katawan natin. Okay? So like what I said, this is all about immunity. This is our defense, okay? Against pathogens, okay? Against those, yung mga, lalo na ngayon sa panahon ngayon, di ba, with the viruses. So yung init po, ito yung kusa. So meaning to say, this is the one that's general, okay? So pasulat na lang po kasi hindi ko talaga masulat ng maayos. Medyo hirap tayo dito sa device na to. Yan, so general po yan. Meaning to say, in general siya, wala siyang pinipili. Example, physical barrier mo, yung balat mo, skin. Nag-iinarte ba yung balat mo? Ay, okay, COVID to. Pasok, papapasukin ang balat mo yung COVID. Hindi naman, di ba? Okay? So, ibig sabihin, in general siya, that's the physical barrier po yung shield ng katawan natin. Tama po ba? So, wala siyang pinipili. Lahat po, kinover niya. Okay? So, we also have the mucous membrane. Of course, yun na po yung mga after the skin, sa loob, yung mga butas sa katawan natin, sa tenga, sa ilong, sa bibig, sa anus, okay, sa vagina. Those are mucous membranes. Okay? So those are the physical barriers. And leukocytes, the, like what you said, sabi nyo nga kanina, WBCs natin, no? Ayan, o, oh, diba? O, oh, tingnan nyo, diba? Hirap-hirap ako dito. Yan, pagsulat dyan. So pagpasensya nyo, parang kinder yung nagsusulat. So WBC, leukocytes po iyan. And we all know that leukocytes are actually the ones that fight infection. Tama? Kaya kapag bagsak sa WBC, anong pwedeng mangyari? At risk for infection. Tama po. Okay, so syempre kasi nga that's the one that fight infection. Next, adaptive immunity. So ito po kapag adaptive, kung yung sa general, ibig sabihin, isa pang word natin dyan, general, this is the one that's immediate. Immediate, ayan. So I hope nagsusulat po tayo, no? Kahit po free ito. Seryosohin mo na rin. Okay, so sana nagsusulat ka rin. So this is the one that's immediate. O, di ba? Huwag nyo nang antayin na mabuo ko yung sulat ko yan. Immediate. So this is the one general, in general, walang pinipili, immediate siya, kaagad po yung ginagamit ng ating katawan for immunity. Yung pangalawa po yung adaptive, kung yung sa general, ito naman yung specific. Okay, so this is specific to the pathogens. Meaning to say, ito po mga to na de-develop natin or ginagamit natin depende sa kung sino yung kalaban. Specific po siya. Okay, so ibig sabihin, example, kapag na-expose ka, kunwari sa chickenpox virus, alam na ng katawan mo kung ano po yung panlaban doon. Tama, the next time na ma-expose ka. So ibig sabihin, specific siya doon sa kung ano po yung nag-cause ng disease. Unlike the innate, in general siya para sa lahat. Nakuha po yun, okay? So these are again the two lines of defense in immunity. Now, if tinanong tayo, ano yung first line of defense natin? Ano yung second line of defense natin? Ano yung third line of defense natin? Kasi may mga first line, second line, third line. The first line of defense actually is this one, the physical barriers. Yung skin natin, yun yung pinakauna nating first line, okay, ng defense. First nga, una, okay. So first line of defense yan. And the WBCs, okay, like the neutrophils, ito po yung second natin. At yung adaptive immunity natin, ito po, kabuuan, is actually the third line of defense. Ulitin ko po, first line of defense, balat natin. Okay, the physical barrier natin, the skin, the mucous membrane, okay? And then the WBCs act as our second line of defense. Bakit? Kasi syempre yung pathogen, hindi makapasok katawan mo dahil sa unang line ng defense, skin. Pero pag nakapasok katawan mo, through the, of course, yung mga butas sa katawan natin, ano na po yung dapat mag-react? The WBCs. Okay, okay. Lalo na yung pinakauna. Sino po yung pinakauna sa mga WBC na magre-react? Bigyan ko po kayo ng choices. Okay, ano po yung mga pwedeng mauna? Ano po yung mga WBCs natin? Meron tayong natawag na benfil. Ayan. So ano po yung benfil na yan?
wait lang po, burahin lang po natin, no? Okay? So ano po yung Benfil? Benfil, B-E-N, B-E-N. Grabe, ang hirap magsulat talaga dito. Okay, so Ben, ano po yun? Basophil, eosinophil, at neutrophil, Benfil. Diyan sa tatlong yan, sino po yung pinakaunang magre-react? Okay, so sino po yung pinakaunang magre-react sa katawan natin? Meaning to say, kapag meron pong bagong infection, kapag may, tawag dito, kapag may acute response tayo, okay, inflammation, infection, so sino po yung mauna? Basophil, eosinophil, neutrophil. Bigyan ko kayo ng clue. Pag may bagong infection, bago, basophil, eosinophil, or neutrophil. Sige nga, sa mga nasa Zoom natin, sino po doon sa tatlo? B, E, or N? Ayan, may sumagot. Basophil, meron naman neutrophil. Okay. Bakit basophil? Kasi bago, baso. Tama magkatunog? Ang galing! Mali. Mali po. Magkatunog lang, pero hindi po yun. Bago in English is new. Okay? Neutrophil po, yung pinakauna. So kapag may bago po, neutrophil. New eh. Okay? In English siya. Ayan, tama daw siya. So, yan po. Okay, neutrophil po yung pinakaunang nagre-respond sa body natin kapag may infection or inflammation tayo. Okay? So let's move on. Okay? So doon na po tayo sa ating antibodies. Talo na sa panahon ngayon, yung kailangan nating ma-develop. Tama po ba? Okay? So ano yung mga antibodies? These are glycoprotein of the immunoglobulin family that interacts specifically with antigens. So yung ating mga pathogens po, yung mga viruses, yung mga bacteria, yung mga yan, may mga antigens po sila. Okay? And ang magre-react sa katawan natin are antibodies. Okay? Ito nga yung defense natin, diba? So meron tayong limang klaseng antibodies. Ilan po ulit? Lima. Okay? So ano po yung limang yon? IgG, IgA, IgM, IgE, or IgD. Okay? In short, the mnemonic is gamed or gained. Okay, gamed. Ayan. So yung gamed po na yan. Ngayon, ganun ulit gawin natin. Okay? Lalo na sa mga nasa Zoom meeting natin. Okay? So, dyan sa limang yan. Okay, lamang hula muna kung hindi nyo pa alam. Okay? So at least, nalalaman nyo na kung magaling kayo mahula. G-A-M-E or D. Dyan sa mga antibodies na yan, sino po yung antibody na ginagamit natin or nagre-react kapag may primary response? Ibig sabihin, ano na lang, pagbago ulit. Ayan. Kapag unang response natin, in short, the primary response natin, ang katawan natin. Sino po yung mauuna? Ayan. Sino yung mauuna? Mauuna. Mauuna. Binibigay ko na. Sinusubok ko na. Ang sagot. Mauuna. Ayan. Ayaw pa rin nila isagot. Mauuna. Sabi niya, mauuna ako. Ayun na. Yan, so mauuna ako. Hindi ko na masusulat ng buo po, no? Okay, so mauuna na lang sulat ko. Yan, para po sa mga lang nanonood sa Facebook Live, pasensya na po ulit, namatay ang aking device ng biglaan. Okay, mga sintotase, ba't ganun parang grade 1 nagsusulat yung ano, lecturer? Okay? Namatay isang device, so medyo matagal kapag inantay pa natin yan, no? Mauuna, siya po yung una nating nag-respond. Okay, so this is the one for primary response. So meaning to say, usually kapag po acute yung response natin, kapag acute yung infection, that's IgM more likely. Okay? IgM. So tandaan nyo na lang, mauuna ako. Yun yung sabi niya. Mauuna ako. Kaya nga IgM. Okay? Kung may nauuna, syempre may susunod. Kung may primary at kapag may acute IgM, merong susunod kapag hindi na kinaya ni IgM. Hihingi na siya ng tulong. Ito na po yung secondary response natin. Ulitin ko, lagay ko dito, primary to, letter P. Sino yung secondary response natin? Sige nga, try nga natin. Kung ang sabi ni IgM ay mauuna ako. O ano sabi ng iba? Sabi ni IgG ano? G. G na. Okay. G na. Ano yung A? Eh, sabi nung A. Ako naman. Eh yung E, ano sabi niya? Eh di ako. Yung sabi nung D. Di ako. Eh di lahat sila sumunod. Eh sino na talaga? Lahat na nagsalita. So sino po talaga yung sino yung susunod? Ang susunod po ay si IgG. Ayan. So this is the secondary response. Anong sabi niya? Hindi ko na lang po sasabihin, no? So spelling ko na lang. Ayan. Asterisk ko po yung pangalawang letter. Ayan. Bahala na po kayong magbasa dyan sa bahay nyo. Ayan. Pasensya na po. Baka tayo ay matanggal sa Facebook pag sinabi ko ito. Okay? So yan po. Hindi ko alam kung naiintindihan nyo. So letter G. Asterisk G-O. Kayo na lang po magbasa nyan. Okay? Sabi niya, G-A, G-O, susunod ako. Ayan, susunod daw siya. No? Para maalala nyo, okay? Baka may nagagalit, ha? Ay, bumura si sir. Okay, so yan po ang sabi ni IgG. Okay?
So meaning ito po yung secondary response. Tingin nyo bakit siya yung pinapadala kapag talagang ano na, kapag dehado na, no? Parang siya yung talagang yung huli nang pupunta doon. Bakit po? Kasi siya po yung pinakamalakas. Okay, yung pinakakailangan talaga ng katawan natin. That's why, guys, kapag po tinanong tayo, sino po dyan sa limang yan, lalo ng mga arms kayo, dapat alam nyo to. Sino po dyan sa limang yan ang pwede po may pasa sa baby through the placenta? Ayan. Sino po dyan sa mga yan? Kung ikaw ang nanay, ano yung ipapasa mo? Yung mahina o yung malakas? Yung panlaban talaga? O yung hindi? Siyempre yung panlaban. Tama ba? Okay. Yung talagang panlaban na natin. Sino po dyan sa mga yan, guys? Yung sabi ko nga, secondary response, si IgG pa rin po yun. Okay? The IgG po, okay? The IgG is actually being transferred, okay? Sa ating talaga. Ako yung nag-transfer. Okay? Sa babies po. Kasi siya nga po yung pinakamalakas dyan sa limang yan na antibodies. Are we clear? Okay? Yan. And ano pa? Oh, tatlo na lang naman yung natitira, no? So, para saan po? Sabihin ko na lang. Ayan. Para saan naman po yung IgA? Ayan. IgA po. Ayan, tama yan. Kasi may sabi dito, akala ko pinapasa kasi through the secretions. Tama po yan. Ito po yun. IgA is actually the mucosal antibody. Lagi ko po dito MS. Anong MS na yan? Mucosal antibody. Ibig sabihin siya yung nasa mucosa. Nasa mga lining ng ating katawan, sa nose, sa mouth. At kapag may mucous membrane, di ba may mucous nga dyan, may secretions. Kaya letter S, ito rin yung tawag na secretory antibody. Tama po yun. Nasa luwa, nasa laway, nasa mga secretions ng katawan natin, ang IgA. Klaro tayo? Okay, so nasa IgA po ay nasa secretions or nasa mucosa ng ating katawan. Sir, si IgE at IgD, ano po ang ginagawa sa katawan natin yan? IgE po, para saan po ito? Tandaan, sir! Yes, okay, tama yan. Sa mga secretions, sa mga lumalabas sa katawan natin. Yan. So, IgE po, para saan po siya? Tandaan nyo to, ew! Yan, ew, di ba sabi niya? Ew. Yan. Ew, bakit ew? Ew! May bulate. Ew, may bulate. Drawing na lang natin bulate. Ang hirap eh. May mga bulate siya. Ew, may bulate! Okay. Ano pa? Ew, allergy. Okay, ew, may bulate. Ew, may allergy. Ano po yun? Ibig sabihin, ew, may bulate. Parasitic infection. Okay, paisulat na lang po. Si IgE po for parasitic infection po siya. Okay, parasitic infection. Ano pa po si IgE? For allergy. Okay, for allergic reaction. So, si IgE po. How about the IgD? Okay, si IgD po para sa... Actually, yung iba mga libro, sinasabi pa, wala pong function to. Pero... actually, meron na po. Okay? So, ito kasi yung huling na-discover. IgD class, okay, sa RMs natin, IgD is actually for B-cell activation. Pakisulat na lang po, B-cell activation. Ayan. Meron kasi siyang mga receptors for antigen na nagtitrigger para magkaroon ng activation ng B-cells. Ayan. Okay? And B-cells, alam nyo ba na ang B-cells, siya actually ang nagpo-produce ng mga anti- bodies natin. Okay, B cells are the ones that produce our antibodies. So, IgD is important. Why? Because it's the one that activates the B cells natin. Are we clear with that? Okay, so again, G-A-M-E or D. Sino yung mauuna? Mauuna ako, IgM. Sino po yung susunod for secondary response? IgG. Sino po yung for allergy? E. Sino man po yung for parasitic infection? E pa rin. Sino po yung for B-cell activation? DN. Sino po yung for nasa mucosa at nasa secretions natin? Si IgA. Okay? Yan. Ngayon po, isa-isay na natin yung organs of the immune system. Okay? So, sinasabi nga natin, anatomy po ito. Daanan po natin yung mga organs ng ating immune system. Most of the time, sa lahat po ng kurso, okay? Ito pong system na to ang medyo nababaliwala sa discussion. Okay? Aminin natin yan. Tama ba? Most of us, hindi pa nga alam kung ano po yung iba't ibang organs dito. Okay, so, ito po yung mga organs ng immune system natin. We have the thymus, the bone marrow, the lymph nodes, spleen, and the mouth in general. Okay, yan. So, yun yung Well-Dyer's ring natin, yung tonsils na alam natin, the gout, okay, the pear patches, and the appendix. So, kaya po i-discuss ko to kasi most of us, yun nga, sa iba't ibang courses, ito po yung medyo hindi natin talagang sobrang 100% na alam na alam. Tama po, okay? Ngayon, ang organs ng immune system nahati sa dalawa. Ilan po ulit? Dalawa. Bakit? Meron tayong natawag na primary
lymphoid organs, okay, sila po yung pinaka main, okay, yung major organs natin at meron tayong tatawag na secondary lymphoid organs, okay? Ngayon, bakit po tinawag na primary? Ganito po. Primary kasi dyan po nanggaling yung cells ng immune system natin. Ang tanong, ano ba yung cells ng immune system natin? What are the two major cells of our immune system? Immune system, guys, okay? The word immune is the same with the word what? Ano po ang ibang tawag sa immune system? This is also called lymphatic system. Tama? Narinig na ba yan? Lymphatic system, okay? Because lymphos means immune, okay? So, lymphatic system ito. Ngayon, ano po yung cells ng lymphatic system? Cells ng lymphatic system. Lymph. Lymphocytes. Narinig na yan, di ba? Lymphocytes. So, lymphocytes are actually the major cells of our immune system. At may dalawang klaseng immune cells tayo or lymphocytes tayo. Ano po yung dalawang lymphocytes natin? We have the T cells. Ayan, good job. May nag-DM sa akin. Nahihiya siyang ipakita sa lahat yung sagot. Naka-DM siya. So, T cells and the B cells po, okay? Bakit naging T cells at bakit naging B cells? Kasi, depende po siya kung saan siya nag-mature. Kung saan organ siya nag-mature. At kitang-kita naman na natin sa organs na dyan. Obvious na, no? Saan galing ang letter T? Ang T cells na yan, galing siya sa thymus. Si B cells, saan galing? Galing bone marrow, dun po sila nag-mature. Klaro tayo, kaya pala T cells galing thymus, opo. Kaya pala B cells galing bone marrow, opo. Dun sila nag-mature. Klaro tayo dun. Ibig sabihin, itong dalawang to ang primary lymphoid organs natin. Kasi nga, sila yung nag-produce ng primary cells ng immune system. Nakuha po yun? Ang tanong, wala pa pala tanong. Ano muna? How about the rest? All the other organs are what? They are now part of the secondary lymphoid organs or immune organs natin. Klaro, so yung major natin, dalawa lang, thymus and the bone marrow. Ang tanong, nasaan ang thymus? Sige nga po, balik nga natin yung picture. Baka hanapin nyo kasi doon. Nasaan ang thymus natin? Gusto ko lang malaman. Ayan, kasi syempre hindi tayo naka-on-cam so hindi nyo matuturo. Pero nasaan sa ating katawan? Ayan. Nasa utak ba? Nasa digestive system ba natin? Nasa ating intestine? Nasa leeg ba natin? Or nasa malapit sa puso natin? Ayan. Nasaan po ang ating thymus? Okay. Utak, leeg, intestine, or puso? Saan po dyan matatagpuan ang thymus? Alright. Ayan. Okay. Ano ang sagot? Thymus! Thymus? Di ba meron nga yung nagkakagoiter? Tama ba? Thyroid yun! Hindi thymus yun. Thyroid yun. Magkaiba po ang thyroid gland sa thymus gland. Okay. Iba po yung thyroid gland. Pagkatunog kasi, no? Iba pag natanong ko talaga, minsan nasa school, nasan thymus mo? Ay, nandito po. Proud pa, no? Okay. Thymus gland po, wala po yan sa leeg. Huwag nyo nang ipagsiksikan yan, thymus. May mga organs na nandito na, okay? Nasa po ang thymus natin? Ang thymus natin, ang sheet yan, para siyang ribbon. Ayan, no? Mukha siyang ribbon, no? Bakit? Kasi para magmukhang regalo. Yung regalo ng Diyos sa atin. Ano yung regalo ng Diyos sa atin? Yung puso natin. Okay? Yung heart natin ay ano, regalo ng Diyos. Kaya pangalagaan mo. Okay? Basta mo pinapamigayin eh. No? Tama ba? Ayan. So may ribbon dyan. Mukhang ribbon po yung thymus natin nasa ibabaw ng heart natin. Bakit hindi na napapansin habang nagtatagal? Kasi po, kapag tumatanda tayo, ang thymus po nag-undergo ng tinatawag na involution. Guys, hindi nyo kailangan kopyahin lahat na nasa screen. Ha? Like what I said, hindi ko dapat gagamitin tong PowerPoint na to. Okay? So, completos regados to. Pero huwag nyo nasulat lahat. Binibiluan ko lang yung mga importante. Involution. Ano po yung involution? Yun po yung pagliit ng thymus. Bakit lumiliit? Kasi wala na siyang gagawin. Tapos na yung job niya. Okay? Kailan siya naging active? Active po yan kapag nasa loob tayo ng sinapupunan ng ating nanay. Okay? At doon niya pinoproduce, doon nagmamature yung mga T-cells sa kanya. Okay. Ngayon, kapag po pinanganak na hanggang adolescence, hanggang mga 12, 13 years old, tapos na yung kanyang trabaho. Okay? At pag natapos na yung trabaho niya, ang gagawin niya? Wala na. Ang gagawin mo? Pag walang ginagawa yung mga organs sa katawan natin, kadalasan nangyari, nanliliit. Katulad ng muscle, tama? Pag na-cemento yan, pag na-fracture ka sinemento, di mo ginagalaw yan, lumiliit yung muscle. Tama po ba? So same dito.
liliit po siya, wala na siyang silbi. Anong mangyayari? Ang pinakamalupit pa, masakit sa, ito yung pinakamasakit. Bakit? Lumiit na siya, naging taba pa. This will actually become adipose tissue. Ikaw, gusto mo yon? Wala ka nang silbi, lumiit ka pa, naging taba ka pa. Okay? Yan po ang nangyayari sa ating thymus. Okay? So again, like what I said, ang importante dito, thymus is what? This is one of the primary organs kung saan po dito nagmamature, napoproduce at nagmamature yung ating T cells. At nag-undergo yan ang involution. Kaya pagtanda natin, halos di na po makita, taba na lang po yung nandyan sa may ibabaw ng ating puso. Okay? Ayan. So now, let's go to the parts. Ito lang po yung gusto kong tandaan nyo. Ito medyo komplikado. Hindi lala po yung sa board exams nyo. Huwag nyo pong pansin yan. Okay, so like what I said, general kasi itong PowerPoint na pinapakita ko sa inyo ngayon. Thymus po, dalawang parts, cortex and medulla. Cortex and medulla. At ang gusto ko lang ipahiwatig sa inyo, lagi pong ganon kapag dalawang parts ng organ. Pansinin nyo, kapag labas at loob, laging ano, cortex at medulla. Katulad ng adrenal gland, may adrenal cortex, may adrenal medulla. Ang ovary mo, may ovarian cortex, may ovarian medulla. Ano pong pinagkaiba? Ang cortex, yun po yung labas, outer. And yung medulla, yung inner. Claro, yun lang po yung gusto ko ipahiwatig. Okay? Thymus, dalawang parts, loob, labas, loob. Medulla, yung labas ay cortex. Claro tayo doon. Let's move on. Kung may T cells, may B cells, saan nang gagaling? Saan nagmamature? From the bone marrow. So like what I said earlier, the bone marrow is the site kung saan po nagde-develop ang ating B cells. Alam naman natin yung bone marrow, nasa buto. Okay? Yan. Primarily located saan? Sa ribs, sa vertebrae, sa sternum, at sa pelvis. And it does not undergo involution unlike the thymus. Tandaan po, hindi po ito katulad ng thymus na manliliit. Bakit? Kasi dire-diretsyong may job ang bone marrow. Bakit? Ano bang ginagawa ng bone marrow? Hindi lang naman B cells na pinoproduce dyan eh. Even the other blood cells are produced in here. Okay? So yung mga blood cells po natin, dito po nagmamature, dito po pinoproduce. Kaya po, hindi po siya pwedeng lumiit katulad ng thymus. Okay? Yan. So that's it for the bone marrow. So yun po yung dalawang primary organs natin for the lymphatic system, the thymus and the bone marrow. Now, let's go to the secondary organs. Ano po yung secondary organs natin? Simulan natin sa iyong kulane. Okay? Yan. Kulane! Ay, sorry naman. Umiyak na daw si baby. So pasensya na po para sa... Siguro I'd be honest na lang, no? Yan. Naka-isolate po kami. Kaya nga ito yung dinidiscuss ko ngayon kasi relate na relate kami. Naka-isolate kami kasi we have a baby and we have someone at home na may symptoms po ng COVID, kaya po medyo aligaga dito sa bahay. Pero kailangan ituloy ang laban para sa inyong board exam. Tama ba? Ayan, kaya hindi po pwedeng ilabas si baby dito sa kwarto. Kaya pasensya na kung may narinig kayong bata. Isisigaw ko na lang yung lecture para ako marinig nyo. So ngayon, lymph nodes. Ano po yung lymph nodes? Kulane, okay? So yung kulane, di ba yung tinatawag natin yung mga bumubukol dyan kapag may infection? Alam nyo yan, tama? Yun po yun, lymph nodes po yun. Bakit nga ba namamaga kapag may infection yung mga kulane na yung mga lymph nodes na yan? Guys, bakit? Kaya siya namamaga kasi ang daming laman. Kasi ang daming nangyayari kapag may infection kasi doon naglalaban yung ating, yung mga panlaban natin at yung mga kalaban. In short, yung mga pathogens po, yung mga antigens na yan, okay? Yung kung ano po yung mga nasa pathogens, dadalhin po ng ating mga cells. Kunwari, galing sa bibig, okay? May mga bakterya sa bibig mo, ganyan-ganyan. Yung idea, kukunin niya ngayon, dadalhin niya po sa lymph node. Ah, lika dito. Dito tayo maglaban, dito tayo. Pupunta sila sa kulane, yung pinakamalapit na lymph node. At doon po sila maglalaban, okay? Yan. So kaya po yun yung site. Ibig sabihin, pag namamaga, doon po may interaction. Ibig sabihin, may infection ka kasi maraming bakterya, meron kang pathogens. Claro, okay. Yan. So that's for the lymph nodes. Dalawang parts ng lymph nodes. Loob-labas. Ano yung loob-labas niya? Ganun pa rin. Katulad ng thymus. Ano yung labas natin? Outer cortex, inner medulla. Claro? So pareho lang siya, okay? So the lymph nodes has an outer cortex and an inner medulla. At ang gusto kong tandaan nyo sa lymph nodes, guys, okay, RMs, marami po siyang mga blood, hindi pala blood vessel. Marami po siyang lymphatic vessels na papasok. Kapag papasok, ang tawag doon afferent. Ulitin ko, afferent. Afferent. Ayan. So afferent po yung mga papasok. Okay? Papunta. Katulad ka, kunwari, papunta sa utak. Yung mga nerves papunta sa utak, afferent yon. Same dito. Pag papunta sa lymph nodes, afferent. Pag palabas, efferent. Palitan mo lang ng letter E. Okay? Palabas po siya. Pa-exit. Okay? Pa-exit, efferent. Isa lang po. So tandaan, maraming papunta, pero isa lang.
ang pipiliin mo. Ayan, okay? So yung tandaan nyo doon, okay? So that's for the lymph nodes. Next, ano pa yung another secondary lymphoid organ natin? Ito po ang bukod-tanging lymphoid organ na ang responsibility kapag dugo ang pinag-uusapan. Anong dugo? Kung immunity in the blood. Okay? Immunity in the blood. What's that? That's the spleen. Okay? So ito po ay isa sa mga nagsasala. Marami nag-filter ng blood natin in the body. Okay? Mga organs. Ano pa yung mga organs na yan? Example, like the liver, the kidney, and this one, the spleen. Tama? All of them actually, in a sense, nag-filter sila ng dugo. Yung liver, yung kidney, at itong spleen natin. Ano lang ang pinagkaiba? Sino dyan sa tatlo ang nag-filter kapag ang pinag-uusapan? Yung waste product. Yung mga waste product, ilalabas natin. Ayan. Good. Ano ba ang waste product ng dugo? Yung dumi ng dugo mo nagiging ihe. Tama ba? Okay. So yung waste product, okay? So ibig sabihin, that's more of the kidney. Fini-filter niya yung blood natin para ilabas yung waste products natin. Kidney po yun. Sino naman kapag sinasala yung dugo in terms of what? Mga toxic, like what? Alcohol, drugs. Sino po dyan sa mga yan? Of course, that's the job of the liver or detoxification, right? And si spleen, siya po ang bahala sa pagsasala, pag-check po ng dugo kung may presence ng pathogens, ayun o, blood-borne antigens. What? Okay. Ano yung mga examples natin ng mga pathogens sa dugo? Like what? Hepa B. Okay? Hepa B virus. Ano pa? HIV. Okay? So yung mga yun po, those are blood-borne mga pathogens na nasa dugo. At yun ang responsibility ni spleen. Okay? Yan. Siya actually yung pinakamalaki na isang buong lymphoid organ. Si spleen po yun. Another thing about the spleen. Ito rin pong spleen natin, ang main site, ito po ang lugar kung saan dinedestroy, dinedestruct na ang mga lumang RBCs natin. Okay? So again, the spleen is the one that filters the blood. In terms of what? Ano po yung finifilter niya doon? Mga blood-borne antigens. Are you clear with that? Okay? Yeah. Now let's go to the next one. Next organ. This is an in general organ. Tinatawag siyang malt. Ano po yung malt? Hindi po ito yung nasa Milo, ha? Okay. Ano yung malt? This is an abbreviation for mucosa-associated lymphoid tissue. Okay? Ibig sabihin, isa-isa natin word. Ito po ay lymphoid tissues. Tissues for immunity na nasaan? Associated saan? Sa mucosa. Ibig sabihin, ang lining ng mga mucosa natin sa nose, sa respiratory tract, yan po ay may mga lymphoid tissues. Okay? Ngayon, yung mga lymphoid tissues na yan, pwede pong nagkumpulan at naging organ. Okay? Naging organ. Sino-sino po yung mga yon? First example is the Waldeyer's ring or the tonsils. Okay? Ito pala, ayaw maging corny, pero ito yung totoo. Ang galing ng Diyos. Bakit? Pinrotektahan kanya talaga. Do you believe that? Amen. Ano ba? Bakit? Kasi alam nyo, sinigurado niyang protektado ka against pathogens. Why? Kasi syempre, yun nga, may balat ka dyan to protect you. Pero alam mo na kung ano nung pinapasok sa katawan mo, kung ano nung pinapasok mo sa bibig mo, tama? So sinigurado ng Diyos na, ay, bata na to, kung ano nung pinapasok sa bibig. Tama ba? Ano pinapasok mo sa bibig mo? Ano pinapasok sa bibig niya? Sige, kailangan ko lagyan ng protection yung bibig niya, yung oral cavity. Okay? So lahat po ng dadaanan ng bacteria, ng viruses, nilagyan niya ng protection. Example sa bibig. Ano po yon? The tonsils. Yes, the tonsils are actually lymphatic tissues po yan na nagkumpulan po. Okay? Bakit tinawag na Waldeyer's ring? Okay? Kasi po yung tonsils, nagmukha siyang ring nung nagsama-sama. Ano po yung mga tonsils natin? We have the palatine, kasi nasa palate natin. Lingual, nasa dila. And then you have the pharyngeal, kasi nasa pharynx po siya. Okay? So hanapin natin, nasa pharynx po, yan po malapit sa nasal cavity, this one. Okay? Nasa pharynx, then we also have what? The palatine tonsil. Yun po yung nakikita natin. Yun po yung pwedeng i-check ng mga doktor, yung palatine tonsils. Tama? Lalo ng bata, pag may tonsillitis ka, di ba pinapanga ka? Masadala muna mo, alam na alam ko yan. Di ba lagi may tonsillitis ng bata, mahilig kasi ako sa matamis. So pag pinanga ka, yun po, nakikita yung tonsils mo. Tama ba? Yung kapag pinanga, di ba kunwari, umanga ka, drawing nga natin. Iba ng mga ka, pinili talaga mag-drawing, hirap na nga dito sa device na to. Ayun, oh, 'di ba na i-drawing ko? Yan. So kunwari yan. Baka iba iniisip niya, yan po bibig po yan, dila po ito. Yan. Tama ba? Pag na ganyan, 'di ba? Ngayon guys, RMs, nasa yung tonsils natin diyan. Umanga ka, check ng doktor, nasa yung tonsils. Ayun, no? Tama ba?
Yung tonsils. Yun yung akala natin, tama ba? Niloko tayo ng magulang natin, akala natin yun yung chinecheck ng doktor yung nasa gitna. Hindi po ito yung tonsils. Uvula po yan. Nasaan ang tonsils natin? Nasa gilid po iyon. Nandito po sa dalawang gilid. Clear? Okay. At nalalaman kung magay may tonsillitis ka kasi mukhang pelvis. Sorry naman. So nasa gilid po siya. Oo nga, no? Galing. So yung nasa gilid po yan, kapag namamagay, ibig sabihin parang umaabot hanggang uvula. Okay. Lalo na yung color, chinecheck po para malaman po may tonsillitis siya. So anyway, yan po yung ating wall bearers ring. Bakit? Kasi pag gumanga ka, yung pharyngeal tonsil mo nasa taas. Yung palatine tonsils mo nasa gilid. At yung lingual tonsils mo nasa ilalim. Ang galing ng Diyos. Bakit? Nilagyan niya ng barrier. Literal, nilagyan niya ng protection. Shield. Yung bibig mo. Kaso kung ano nung pa rin pinapasok mo sa bibig mo. Anong nangyari? Anong nangyari? Wala. Hindi kinaya ng tonsils mo. Okay? Na-protectionan ka. Kasi kung ano nilalagay mo sa bibig mo, anong nangyari, class? Imagine nyo na lang yung bacteria and virus nakalagpas sa tonsils. What will happen? Huwag ka mag-alala. Sinigurado ng Diyos na ano po, na may protection ka pa rin. So nalunok mo na, napunta na saan? Sa esophagus, nagpunta na stomach mo. Tanong, pagpunta sa stomach, meron ka bang lymphoid organ po sa stomach para protectionan ka? Meron o wala? Sige nga po, yung mga nasa Zoom meeting natin. Sa stomach mo, may lymphoid organ ka ba doon? Ayan, may nag-DM. Alright, meron daw. Patingin nga po ako. Wala po. Wala po lymphoid organ sa stomach natin. Ano meron tayo for us to be protected? Yung acid. Tama? Acid. Hydrochloric acid. Okay? Yan, ang meron tayo sa stomach natin. Eh, paano ako? Ito na lang yung idea. Paano kung malakas talaga yung kung anong nilagay mo sa bibig mo, yung bacteria na yan, okay? Nakalagpas sa stomach, nakalagpas sa acid. Ano po mangyari? Siyempre, after the stomach, saan na ba pupunta? Saan na ba pupunta next? Of course, it will now go to your small intestine. Okay? Pupunta na sa small intestine. Tanong, may protection ba sa small intestine? Yes, meron. Buti na lang. Okay? Sinigurado nga ng Diyos. Sino po iyon? And that's what we call as the payer patches. Okay? The payer patches. Yan. Small intestine. Alam ba natin? Tatlong parts ng small intestine. Natin siya sa tatlo. Ano pa yung small intestine natin? We have the duodenum, the jejunum, okay, and the ileum. Tama? Yan po yung tatlong parts ng ating small intestine. Right, okay. Ngayon, nasaan daw po ang Peyer's patches? Sinigurado niya, nilagay niya po dun sa dulo. Sa ileum po nilagay ng Diyos ang protection. Parang siya yung tonsils ng intestine mo. Siya yung pang for protection of your intestine. Are you getting my point? Ayan po. So nodule siya, para siyang mga bukol sa intestine natin, like that. Okay? In the small intestine. So that's the one that protects our small intestine. Galing, di ba? Ilagyan niya talaga ng protection lahat. Kaso pasaway ka talaga. Tama? At malupit talaga yung bacteria na nakapasok sa katawan mo. Hindi kinain ng Peyer patches. Saan po nagpunta? Next na natin. Ano next na small intestine? Large intestine. Meron ba tayong protection sa large intestine natin? Meron o wala? Meron po ba tayong lymphoid organ or lymphatic tissue po doon? Meron. Yung akala ng lahat ay wala. Silbe. Sino po iyon? The appendix. Tama po ba? Okay, karamihan sa atin or karamihan dati akala ang appendix wala daw silbe. But this is actually the lymphatic tissue or the lymphoid tissue in the large intestine. Ayan po. Yan, nakalawit na yan. Okay, so that's the appendix. Kaya natin tinawag na appendix kasi ibig sabihin ng appendix ay ano? Extension. Okay? Extension. Diba sa libro, appendix nasa dulo. Extension yun. So, ganun din dito. Extension po siya. So, tingnan mo, babasahin ko lang. The lumen contains the normal bacterial flora of the large intestine and may serve to retain some of this beneficial bacteria there during diarrheal illnesses. So, meron din dyang bacteria but that's the normal flora of the large intestine. Ibig sabihin, yung normal na good bacteria of the large intestine para ma-protectionan po ang large intestine. Klaro tayo doon, okay? So sinigurado talaga ng Diyos na lahat ay may protectiones, okay? Ayun. So let's try to have a review, quick review tayo. Let's try to use these questions, okay? We're done actually with the immune system. Yeah. Question, recycling of iron and heme, the major complex containing iron occurs most actively in which lymphoid organ? Alin po dyan? Lymph nodes, Peyer patches, tonsils, spleen, and lymphatic vessels. Let's check. Iron. Saan ba yung iron? Saan ba yung heme? Or heme, hemoglobin, tama po ba? Saan yan?
sa blood, tama? Eh siya lang naman po yung lymphoid organ na may kinalaman sa dugo natin. Sino nga yan? Sabi nga natin kanina, the spleen. Okay, the spleen po yan. Okay? Next, ano ba Tagalog ng spleen? Tagalog ng spleen. Napaisip tuloy ako. Updog, gallbladder. Tama po ba? Hindi ko talaga alam. Pachat nga po, ano bang Tagalog ng spleen? Next, many immune-related cellular activities are often impaired in aged patients. Which lymphoid organ normally develop less functionality and increasing amounts of adipose tissue with age? Habang tumatanda daw, nagiging taba siya at lumiliit siya. Sino po dyan? Lymph nodes, lingual tonsils, thymus, splenic, white pulp, at may red pulp pa. Wow, ayan. So sino po dyan sa limang yan? Good job, it's the thymus. Okay, so the thymus po yung nasa may puso natin sa ibabaw, yun po yung lumiliit at yan, nagiging adipose tissue na lang. Ang involution ng thymus, kadalasan, kailan daw, anong edad nangyayari sa tao? 0, 12, 20, 60. Sagot. 0, 12, 20, 60. Ilang taon po? Wala ko, may nasabi yung edad kanina. Adolescence. Alin po dyan yung adolescence class? Yan, it's on the 12th year. So, 12 to 13 years. Ayan po, okay? So, dyan na po magsisimulang lumiit ang ating thymus. Gut-associated lymphoid tissue produces secretory. Anong antibody, guys? RMs, ADEGM, secretory. Ayan na po yung keyword natin. Secretions. Sino po dyan? Good job. Siya po yung natawag nating mucosal or the secretory antibody and that's the IgA. Okay? Yan. IgA po ang tamang sagot. And yeah, hey, that's it. So we are done with our immune system. Ayan. Okay. Tapos na tayo sa immune system. Sakto. Alas 7. Ayan. So we'll now go to our next subject. So mas na, parang may dahilan ata ang Diyos kaya na sira yung aking isang device para mapabilis na, para may PowerPoint. Ayan, so wala dapat ang PowerPoint. So I'll be showing you the next, I'll just try to look for it. Ulitin ko pa para sa lahat po na nasa Facebook Live at ngayon pa lang po kayo nanonood. Again, I'm Mr. Vincent Rafael Manarang. So our next subject is Fundamentals of Healthcare. At pagpasensyahan nyo na po dahil kailangan ko pa pong hanapin yung isang PowerPoint kasi sa totoo lang wala po ako dapat PowerPoint presentation because dapat magsusulat tayo. Kaso, nagloko yung isa kong device. Okay, ayaw niya mag-on. Ayan, dahil nga wala ng battery at ayaw niya mag-charge ng maayos. Yan, so nag-explain talaga. Kasi totoo po, yun po talaga nangyari. Kaya kanina, anong gagawin ko? Magsisimula na yung lecture. Wala pa. Ayaw mag-on. Okay, ayan, may nakita akong PowerPoint ko ng Fundamentals of Healthcare. So let's use this one. Wait lamang po. I'll share my screen. Natututo ba tayo? Ayan. Papasa ka ba? Papasa. Magta-top ka ba? Magta-top. Grab your license. Paano ulit yun? Grab your license. Whoa, ayan. Ginrab mo sa taas. Bakit? Galing sa Diyos yun. Kunin mo. Okay. TikTokers pala tayo na. Ayan, okay, share ko na yung screen natin. All right. So, okay, so simulan natin 'to. So, let's talk about fundamentals of healthcare. This is actually a gen. Alam niyo, lahat po ng healthcare professionals, ito po yung pinakaimportante. Ito yung core. Tama? Na subject ng actually ng lahat ng healthcare professionals kasi nga yung fundamental from the name itself, the most important, tama? Yung mga pinakaimportante po. Kaya po yung mga i-discuss natin, basics. Okay? Basics po yung pag-uusapan natin for tonight for this subject. Kaso yun nga yung point. Kung basic to, dapat matik. Alam mo na. Tama, dapat matik sa board exam. Tama ka. Right? Huwag mo nang palagpasin. So, simulan natin. Okay? So, ano nga ba ibig sabihin ng ito? Simulan natin. Sabi, fundamentals of healthcare. So, unahin natin yung word na care. Ano ibig sabihin ng care? Okay? Ano po ibig sabihin ng word na care? The word care means providing what is necessary or yung necessity or in short, yung short term na lang, binibigay natin, pinoprovide natin yung need. Tama po ba? If you care for somebody, you want to provide their needs. As healthcare professionals, we provide the needs of our patient for them to become healthy. Kaya ngayon, pag-usapan po natin yung about the needs. Okay? So ano po natin pag-uusapan? Ito po si Lolo. Ayan, sino ito? Si Ibra Maslow. Okay?
So we'll be talking about now, since needs yung pinag-uusapan natin, let's talk about the hierarchy of needs. Okay, the hierarchy of needs. Ano po yung hierarchy of needs na yan? Eto po, nakikita nyo sa screen ngayon. Napadali ako, hindi ako magsusulat na may PowerPoint. So, eto po. So, we have the five needs according to Maslow. And sabi, hierarchy. May pagkakasunod-sunod. Merong mataas, merong mababa, merong una, merong huli. Tama po ba? Okay, so lima po yan. So, we have the self-actualization, self-esteem, love and belonging, safety, and the physiological needs. Tanong, tanong, tanong. Sagot, sagot, sagot tayo, RMs. Alin po dyan sa limang yan ang pinaka-importanteng need natin according to Maslow. The most important need. Sige nga po, alin po dyan? Pwede natin isagot yung first letters na lang. Ayan, letter P, S, L, E, or S, A. Alin po dyan sa mga nasa Zoom natin? Yan, good job. Siyempre, kung ito po, ito yung ginamit kasi ni Maslow na diagram eh, pyramid, tama? Pa-triangle. Bakit? Kasi nga, hierarchy. Pag pupunta ka, of course, kapag akit ka, sa mga nasa Zoom meeting, wag po kayong magsulat sa aking screen. Ayan. So, ito po, magsimula po tayo saan? Kapag aakit ka doon sa pyramid sa bundok, saan magsimula? Siyempre sa baba. Okay, mayaman ka, may helicopter ka, punta ka sa taas. Siyempre hindi, doon ka sa ilalim. Okay. So, aakit ka po ng bundok, mauna po alin yung physiological needs natin. Tama? So, this is the most important need according to Maslow. Now, paano nyo maalala po yan? Okay. Para maalala nyo po yung mga needs according to Maslow, okay? Ano po yung mga yan? So, tandaan natin. I'll give you a mnemonic. Bigyan natin ng konting kwento. Ano po yung kwento? Si Maslow, di ba? Kay Maslow to. Si Maslow po may shota, may bebel loves. Ayan. Sino yung bebel loves niya? Si Sisa. Kailan nyo si Sisa? Tama ba? So, di ba kay Rizal yan? Sisa. Kailan na natin si Sisa, di ba? So, si Maslow may shota, may bebel loves, si Sisa. Iniwan ni Maslow si Sisa. Anong nangyari kay Sisa? Nabaliw. Nagalit. Okay? At ano ang sabi? Nagbigay siya ng love letter kay Maslow. Ano yung love letter niya? P.S. Love. Sesa. Sulat ko na lang yung Sesa dito. Ulitin ko ang mnemonic natin. P.S. Love. Sesa. Love letter na nga eh. So, P.S. Love. Sesa. Ano yung P.S. Love. Sesa na yan? Sir, okay. P stands for sa. P stands for physiological. S stands for safety. Love, you know, love and belongingness. Sesa, se means self-esteem and sa means self-actualization. Okay? Nawa po yan. So, PS love sesa. Yun ang tandaan natin. Okay? So, again, the most important need is the physiological needs. Bakit? Kasi ito po yung kailangan natin para mabuhay. Yan. Huminga ka, pagkain, tubig, sex, ay kasama pala yun doon, and sleep, homeostasis, and excretion. So lahat po yun ay mga pangangailangan natin. Okay? Lalo na yung sleep, syempre. Okay? So lahat po yan kailangan para mabuhay. So yung una natin kailangan ma-provide sa mga ating pasyente. Klaro tayo, okay? Next need, PS. Ano yung S? Safety and security. Okay? So ito po yung mga needs natin. So in short na lang, ito po para mabilis. Dalawang letter P. Ano po yung dalawang letter P na safety need or security need natin? Dalawang letter P. Una, physical. Okay, security. Physical security and then the other one is psychological security. Again, physical security and the other is psychological security. Ano pong pinagkaiba ng dalawang yan? Siyempre from the name itself, physical. You are free from accidents. You're free from injuries. Physical security. Klaro? Okay. Ano yung psychological security? Ibig sabihin, security. Psychologically, okay? Wala kang problema, hindi ka stress, okay? Pero, sabi ni Maslow, okay, alam ko makaka-relate tayo lahat dito, ano daw yung isa sa pinakamalaking factor na naka-apekto ng ating psychological security? Okay, kailan ka naaburido, kailan ka stress, kailan ka nawiwindang, kailan, ano po yung pinakamalaking factor daw na naka-apekto sa psychological security natin? Sagot! Sige nga. Ano yung, ayan, bilis ka agad, oh, di ba? Halatang yun talaga yung problema natin. No? Problema, ano po yan? Ting, pera po. Okay? So, ibig sabihin, ano po yun? Financial security. Tama? Try nyong i-check. O nga, no, kapag wala kang pera, kadalasan, yun yung dahilan. Kaya, hindi mo nga gawin mo. Tama, stress ka. Malamang. Okay? Alam ko, lahat nakaka-relate dyan. Okay, yan po. Psychological security, love and belongingness, syempre that's what we get from what, from whom? Friends, family, sexual intimacy from husband or wife. Ayan. Self-esteem need is also called self-respect. Paisulat po, self-esteem, self-respect. Okay, so saan po nakukuha daw ang self-esteem need? Dalawa, hobbies, okay,
sa galing sa ating hobbies and profession. Okay, mga first letter na lang sinusulat ko, hobbies and profession. Tama? Self-esteem, di ba? Masarap sa pakiramdam dahil nagagawa mo yung hobbies mo. Okay, magaling kang kumanta, magaling kang sumayaw. Self-esteem yun, tama? Profession, lalo na kayo! Bakit nga ba kayo nandito? Gusto nyo magkaroon ng lisensya, gusto nyo magkaroon ng dagdag sa pangalan yung RM, tama po ba? At kapag nakuha nyo yung lisensya, self-esteem need yun. Tama? Okay, na-satisfy yung self-esteem need yun. And lastly, self-actualization. Ano pa yung self-actualization? Two words, paisulat po. Ano yung self-actualization need na yan? This is your full potential. Okay? Pinaka-max na potential na kaya mong gawin, nagawa mo. Ibig sabihin, na-satisfy yung self-actualization mo. Ulit, ano po yung word na yun? Full potential. Okay? So, full potential natin na-achieve mo. So, meaning, na-satisfy mo ang self-actualization need mo. Klaro ba tayo doon? So, ulit, ano po yung mnemonics natin? P.S. Love, Cesa. Okay? P.S. Love, Cesa. And actually, guys, siguro naman lahat tayo makaka-relate. Totoo to. Tama? Tama po ba? Totoo po ito. Nauna dapat physiological. Tama yan eh. Low yan. Tama? Actually yan, yung iba akala theory pa ito. No, this is actually Maslow's law. The law of Maslow. So ito po ay law na. Parang law of gravity. Ibig sabihin ng law, kahit saan mo i-apply, totoo siya. 100% tama siya. Are we clear? So this is Maslow's law. Kaso ikaw, binibreak mo yung law. Bakit? Kasi yung physiological dapat yung nauuna. Ang inuuna mo, yung gitna. Love. Tama ba? Kaya hindi ka, kaya kapag inuna mo kasing iba, ang masisira dyan yung mga nauna. Love yung inuna mo, yung physiological dapat, kaya hindi ka makakain. Tama? Hindi ka makatulog. Ayan. Nasira ang physiological mo dahil puro ka emed. Okay? Alright. So, we're done with care. We're done with providing the needs. Okay? According to Maslow, let's now define health. Sabi nga, healthcare. What is health? Guys, bilang healthcare professional, ito dapat yung definition na hindi natin kakalimutan, okay? Health is the state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity, okay? Ulitin ko, this is the state of complete physical, mental, and social well-being. Kailangan kumpleto yung physical health, mental health, and social health natin. Ito pa, hindi natapos dun yung definition, importante, not merely the absence of disease or infirmity. Hindi ibig sabihin daw na wala kang sakit, healthy ka na. Tama po ba? Lalo na nowadays, wala mong sakit eh. Ah, may pandemic pero wala akong sakit. But why are you not healthy? Kasi pwedeng mentally. Tama ba? Lalo na nowadays, stressful. Tama? Okay? Kaya dapat, mag-TikTok. Medyo joke lang. Nakatanggal din ng stress yung minsan, di ba? So, ayan po. That's the definition of health. Now, I'm giving you now five other definitions of health. Okay? And these are actually according to the different models of health. Ulitin ko, ito po yung limang models ng health. Iba pang description ng health. Ito pong kaninang description is according to WHO. And ito yung dapat alam nating lahat as healthcare professionals. Claro? Okay? But there are also other definitions of health. Ano po yan? Clinical model, role performance model, adaptive model, eudaimonistic model, and the agent-host environment model. This is very, very, very easy. Nasa pangalan na, guys. Okay, nasa pangalan na po. Example po, anong model ng health ang nagsasabi na ang health daw, healthy ka daw kapag na-perform mo yung roles mo? Ang hirap, no? Ayun na, na-perform yung roles mo. So yun na po yun, role performance model. Basta na-perform mo yung role mo, healthy ka. Walang pakialam kung may sakit ka or wala, basta na-perform mo yung role mo, role performance model yun. Clear? Clear tayo doon? Okay. Ano naman po yung nagsasabi? Okay, ito naman po. Nagsasabi na ikaw ay healthy kapag wala kang sakit. Yung WHO ang sabi, hindi ka agad pamantay na pag walang sakit, healthy ka na. Pero ito kabaliktaran. Sinasabi niyang healthy ka na kagad basta walang sakit. Tanong, saan ka pumupunta pag may sakit? Clinic or hospital. Tama? So yun po yung clinical model. Again, sulat ko na lang dito. Clinical model, healthy ka daw if you don't have disease or illness. Okay? Disease or illness. Pasensya na talaga. Ayan. So, hindi tayo makapagsulat ng bonggam-bongga. Disease or illness. Kapag wala kang sakit, healthy ka, clinical model po ang nagsabi noon. Pero, ano yung adaptive model? From the name is of adaptive. If you can adapt, okay, to the stimulus. Ano ba kadalasan ng stimulus? Nasa environment natin. Saan ba tayo dapat mag-adapt?
alam na alam natin yan. Ano po yung marami ngayon? Okay, na pinipilit nating mag-adapt despite of the situation right now. Isang malaking letter S. Ano po yun? Ayan o. Oh, may sumagot kagad. Mukhang nararamdaman niya din. Ano po yun? Stress. Tama ba? Okay. So stress po, that's the stimulus. Ngayon ang tanong, lagi ba may stress? Yes. Yes. Hindi mo mawawala yung stress. Tama. Pero paano ka maging healthy? If you're able to adapt to that stress. Kaya mo mag-adapt sa stimulus na yun. Klaro tayo doon? So that's adaptive model. Ibig sabihin, you are healthy if you are capable to adapt to the stimulus which is stress. Hindi lang ibig sabihin ng stress yung mentally, okay? Hindi lang yung nasa stress yung utak mo. Hindi. Stress and stimulus like environment, like the weather, stress po yan sa katawan natin. Clear? Okay. Next, ano may yung demonstration? Ito yung medyo, ano eh, medyo, hindi na, parang kakaiba yung term. Tama po ba? Pero para maalala nyo to, alalahanin nyo na lang yung kwento ko kanina. Ano yung kwento ko kanina? Si Maslow ay may shota. Sino yung shota niya? Si Sisa. Tama ba? Si, sabi ko nga, iniwan niya si Sisa. Nagali si Sisa. Ano sabi ni Sisa? Demonyo ka. Oh, matanda. Sorry. Yan. Demonyo si Maslow. Okay? So nagalit siya kay Maslow. Demonyo daw si Maslow. Bakit yun ang sasabi? Ayun, no? Demon. Para maalala nyo lang. Sino yung demonyo? Si Maslow. Kasi iniwan niya si Sisa. Tama? Bakit? Guys, ito lang tandaan nyo. Ang eudemonistic model, healthy ka daw kapag na-achieve mo lahat nung levels na sinabi ni Maslow. Ano yung dulo ng level? Ano yung dulo ng level? Kung naalala nyo, ano yung pinakadulo yung huli? Ano po yung huli? That's the self-actualization need. Tama? In short, ano yung other term doon? Hindi pala short, mahaba din yun. Full potential. Tama? Kapag na-achieve mo daw ang full potential mo, yung dulo na yon, you're healthy. And that's according to the eudemonistic model. Are you getting my point? Para maalala yun? Okay, yan. And lastly, agent-host-environment model. Ano po yung agent-host-environment model? Nasa salita na po. This model tells us, okay, that if you have a balance, ulitin ko po, sulat, balance. Pag may balance po sa tatlong iyan, agent-host-environment. Sino po yung agent? Sino yung host-environment? Yung agent, ay sorry, dun mo na sa host. Yung host po, yung patient, yung tao. Okay? Ngayon, yung tao na yon, yung patient, okay, the host, tayo letter H, ayan, the host, class, nasa environment. Tama? Meron kong internal environment, meron kong external environment. Tama po ba? Ngayon, dun sa external environment and internal environment, meron tayong tinatawag na agents. Ano yung agents na yun? Mga pathogens, mga bacteria, mga viruses. Kahit naman tayo sa loob ng katawan natin, may mga bacteria. Tama? Agents. Now, guys, ganito po nangyari. Kapag nagkaroon ng imbalance, okay? Pag nagkaroon ng imbalance po between the three. Kunwari, dumami yung bacteria, pinasok ang katawan, what will happen? Magkakasakit ka, hindi ka na healthy. Klaro tayo doon. So ano yung ibig sabihin nito? Kapag may balance doon sa tatlo, healthy ka. So that's what agent host environment model tells us. Klaro? Okay. Other term for agent host environment model, pakisulat po. This is also called, kasi environment to eh, ecological model. Tinatawag din siyang ecological model. Klaro tayo doon? Okay. Ecological model. Alright, next. What are the factors affecting health? Okay. Meron po tayo, ito, madali lang din to. Internal and external. Internal, nasa atin, nasa loob na natin yung mga variables na to. Ito po yung mga nakaka-apekto sa ating kalusugan. Okay. Factors affecting health. May internal, may external. Internal. First, biologic. Okay, ano yung biologic variables na your factors? Yung gas na tinatawag. Sabi nyo nga, gas. Go. Gas. Ano yung gas? Genetics, age, and sex. Okay? Ano yung biologic? Bio means life. Ibig sabihin, ito yung meron ka na nung nabuhay ka. Tama? Genes mo. Yung edad mo. Tama? Nabuhay ka, may edad ka. So, kapag tumatagal, nagbabagay. And the sex. Okay? Hindi po yung ginagawa. Okay? Yung ano, yung gender ang pinag-uusapan dito. Sabihin ko, male or female ka. Klaro? So, meaning, ito po yung mga hindi po madaling baguhin. Tama? Mga biological factors natin. Okay? Kasi lalo, example, genes. Meron ka na talagang sakit sa genes na yan. So, wala magagawa. Nasa genes mo na eh. Okay? Psychological and cognitive. What's the difference? Parang medyo related yung dalawa, no? Psychological and cognitive. Ano pong pinagkaiba? Parang pareho sa utak. Tama po ba? Psychological, guys, okay, this is more on the mind and body interaction. Mind and body, okay? Mind and body interaction, okay? Yung psychological
factors natin. And the cognitive, okay, cognitive po, this is more on the decision making. Lagi ko na lang DM. More on decision making. Okay, yung cognitive na factors natin. How about external? So, halata naman, di ba ito lahat nasa atin, internal variables. Ano po yung nasa labas? Of course, yung environment, yung pamumuhay mo, standards of living, family and beliefs, okay, family and cultural beliefs natin, okay, external factors yan, and social support network. Tama, okay? So, medyo madali ito po. No? Bakit ko pa dinidiscuss kung madali naman parang ano na, given na? Just to make sure. Tanong, religion, saan po ang religion? Internal or external? Sa labas ba siya or sa, nasa iyo ba or sa external, sa labas po? Ano po ang religion or religious beliefs or okay, spiritual belief natin? Internal or external? Pag internal, nasa iyo yan. Kapag external, dahil yan sa mga nasa labas. Okay? Ano po yan? Yan. So karamihan sa atin external, kaya po nga dinidiscuss ito. Para maalala nyo bakit. Ang religion po ay ano? Internal variable. Ha, paano nangyari yun, sir? Tanong guys, ang religion ba ay dinidikta sa atin? Opo, pagkapanganak ko, wala akong magagawa yung religion ko. Yes, tama naman yun. But guys, if we're talking about in general, we're talking about adult life here. Tama? Adult health to. Okay? Kapag adult ka na, ang relihiyon ba ay depende pa rin sa magulang, sa external? Depende ba siya sa pamilya mo? Hindi na po. Maraming nagpapa-convert. Are you getting my point? So, ano yung point ko? Religious beliefs, spiritual belief mo is what? Decision making yun. Tama? Decision making. So, meaning to say that's more on cognitive. That is part of internal variables. Claro? Ayan. So, isipin mo na lang ang spirito ay nasa iyo. Wala sa labas. Okay? Ayan po. Internal po siya. Are you getting my point? Okay? Yeah. Next tayo. Ngayon, pag-usapan natin kasi all about health. Baliktaran naman natin. Anong kabaliktaran ng health? Siyempre, illness or disease. Okay? Let's talk about the 5 stages of illness. Ano po yung 5 stage ng pagkakaroon ng sakit? Symptom experience, assumption of the sick role, medical care contact, dependent client role, recovery rehabilitation. Siyempre sa mga, of course, kayo na exposed tayo sa hospital, alam naman natin itong pagkakasunod dito. Tama? Okay? Yan, siyempre magkakasymptoms muna, magkakasakit, pupunta sa hospital, okay? Siyempre, aalagaan at makaka-recover. Yun na po yun. But how are you going to remember this? Lahat po sila nagsisimula sa letter S, okay? Letter S po. Letter S. Bakit? Una, first stage. Ano po yung first stage natin? Symptom experience. Ibig sabihin, symptoms. So yun yung tandaan mo, symptoms. Magkakasymptomas po muna. Okay? Magkakasymptoms po na. Tanong, bakit hindi pwedeng kami, di ba, alam ko ano yun na, signs and symptoms yun na, tama ba? Signs and symptoms, bakit symptoms lang ang sinulat ko? Pwede po bang signs, yes or no? Pwede po bang signs? Ang isulat ko dito, kasama po ba ang signs? Pareho po ba ang signs sa symptoms? Yes or no? Signs and symptoms are the same, yes or no? Yeah, may mga sumagot dito sa Zoom, no daw, okay? Bakit magkaiba sila at bakit symptom lang ang ginamit natin? Stage ng illness to. Saan nagsisimula? Sino ba yung nagkakasakit? Yung pasyente. Tama? Siya yung naka-experience ng symptom. Siya yung naka-experience noon. Tanong, nandun ka na ba? Ikaw, RM, nandun ka ba sa tabi niya nung nagkasakit siya? Wala pa siya sa ospital. Tama? So, ibig sabihin guys, ganito lang. Ang symptoms po, siya mismo yung naka-experience because symptoms is more on what? This is subjective. Ulitin ko, subjective po ito. Ano yung subjective? Nang galing sa subject. Sino ba subject natin? Sino yung focus natin? As healthcare professionals, mga pasyente. So that's why this is subjective. Symptom is subjective nang galing sa pasyente. Siya pa lang ang naka-experience. Wala pa tayo sa eksena. Klaro, nakagigets po? Okay? So ano yung signs? Like vital signs. Class, ang vital signs, sino mukuha? Tayo. Tama? So ang signs po, ano yung signs? They are actually what? Objective. Okay, so yun po yung pinagkaiba ng subjective sa objective. Ang subjective nang galing sa subject. Ang objective, ginagamit mo yung senses mo. Tayo, yung senses natin, nakikita natin siya. Okay, nanghihina. Pinakinggan natin yung kanyang paghinga. Okay, yung pulso niya. So that's objective. Signs po ang tawag doon. Are we clear? Okay. Kaya symptom lang to kasi pasyente pala nakaka-experience. Next, number 2, assumption of the sick role. Opo, mag-a-assume pa lang sila. Bakit? Na sila ay letter S, sick. They assume that they are sick.
Okay? Bakit ina-assume pa lang? Kasi wala pang doktor. Sino lang ba makapagsabing ikaw ay may sakit? Siyempre, yung doktor. Eh, nasa bahay ka pa. Tama? Nagka-symptoms ka, wait lang, para akong may nasama ng pakiramdam ko, nahilo ata. Wala akong panlasa. Oh my God! Walang panlasa. Walang pangamoy. Alam na. So, yan po ang pinakaayaw natin mangyayari ngayon. Tama po ba? Okay? Pero yun nga, okay, magkakasakit po siya, pero ina-assume niya pa lang. Bakit? Kasi wala pang doktor na nagsabi. Kaya assumption pa lang. Ngayon, na-assume mo na. Lumala. Pwedeng, hindi mo na kaya. Dinala ka na sa ospital. What will happen? Number 3, medical care contact. Third stage, S pa rin, seek. Ay, sick pa rin. Kalaw ba sick yung pakalwa? Ibang sick na to. Seek medical care contact. Tama po ba? S-E-E-K. Symptom sick, seek. Next, nag-seek ka na ng attention from the healthcare professional, from the doctor. Ano na mangyari? Sabi na ng doctor kung ano yung treatment. Tama? Anong sakit mo? Anong kailangan gawin? So what will happen? You will now become dependent to the treatment na binigay ng doctor. So ano na ang role mo ngayon? Hindi lang basta sick role, you have now the dependent client role kasi dependent ka sa doktor dun sa treatment. Clear? Kapag dependent ka sa treatment, anong ginagawa mo sa ospital? Wala, hindi nakahiga, natutulog, tama ba? So yun po yung letter S, sit and sleep. Ayun. Sit and sleep. Ayan. Sit and sleep. Ayan. So hindi ko masulat mo po. Ayan. Sit and sleep. Next, ano po yung last natin? So, sumama sa lecture ni baby. Baby, wait lang. So, next is number 5. Recovery rehabilitation. Lahat tayo, ito yung goals. Tama? Ano yung goal natin? To top the board exam. Hindi yan. Ito muna tayo. Ano yung goal natin? As healthcare professionals, makarecover sila. Tama? So, pag nakarecover po ang mga ating mga pasyente, what's that for us? That is success. Okay? So, success po yun para sa atin. So, last is success. Clear? So, these are the 5 stages of illness. Symptom, kahit ito lang po yung tandaan nyo para mabilis na lang, no? Kesa yung ito mahaba na yan. So, symptom, seek, sit and sleep, and success. So, those are the 5 stages of illness. Sino pa nagsabi niyan? Letter S din. Si Suckman. S-U-C-H. Yan po. S-U-C-H-M-A-N. Suckman. Yan. Pero guys, di ko sure kung yung talaga pronunciation. Baka Suchman yan o Suman. Hindi ko alam. Ganun dapat, confident ka. Wala kayong magagawa, ako yung lecturer. So, anyway, kahit nyo, hindi nyo kailangan kabisaduhin yan. Wala mo sa board exam. Next, okay. Walang pronunciation sa board exam. Tama? So, huwag kayong mga elap. Next, okay. Siyempre may sakit na, okay? So, let's now talk about levels of prevention. Sabi nga natin, prevention is the best cure. Okay, ito po yung dapat na mas maganda na hindi magkasakit. Mas magandang i-prevent natin. Tama, tama, okay? Lalo na nowadays. Now, there are 3 levels of prevention. Okay? Ano po yung 3 levels na yan? Primary, secondary, and tertiary. And guys, mga RMs, ito po yung dapat alam nyo. Ang pwedeng itanong dito, madalas tinatanong po dito sa part na to, bibigyan ka ng example, ano siya? Primary, secondary, or tertiary? Pwedeng sabihin, which of the following is primary prevention? Tapos mamimili ka alin doon. Clear? Kaya sana klaro po sa atin kung ano po yung ibig sabihin ng tatlo at pinagkaiba nila. Simulan natin sa primary level of prevention. Ganito po. Ang idea is, guys, ganito, RMs, pinag-usapan natin yung stages of illness. Tama? Una, ikaw ay healthy. Tama? Healthy ka. Next, ano mangyayari? Si patient, healthy. Nagkaroon ng sakit. Lagi ko na ng letters, no? Kasi hindi ko masulat ng buo. Nagkaroon ng illness. And, syempre, ang goal natin, makarecover siya. Tama? Yan. So, healthy, nagka-illness, nakarecover. Yun na po yun. Kung tutuusin. Primary, secondary, and tertiary. Ano ibig sabihin? Primary, applied kapag healthy. Secondary, applied kapag may illness. Tertiary, applied kapag naka-recover. Tapos, yun na po yun. Okay? So, primary kapag healthy pa. Secondary kapag may illness. And tertiary, pag naka-recover na. Now, gawin natin mas detalyado kasi medyo may babaguhin tayo ng konti dyan. Okay? So, like what I said, primary kapag healthy na. Focuses on health promotion. Ibig sabihin, healthy pa si pasyente. Nagpe-prevent ka na. Paano? Pag tayo ay nagtuturo. Tama? Isa sa pinaka mabigat na role natin as healthcare professionals ay ano? Health education. So yes, health education po is what? An example of primary level of prevention. Okay? Next, ano ba? Protection against specific health problems, decrease risk or exposure of individual or community to disease and apply generally, this is the keyword,
generally sa healthy individuals or groups. Example niyan, in general, i-apply mo yung ano, stress management, mga health teaching about stress management, environmental sanitation. Di ba pang general, mamimili ka ba ng tao for that? No. Para sa lahat po yun, right? So meaning that's primary level of prevention. Next, how about secondary? Sabi ko kanina, secondary kapag may sakit na. Tama? Pero medyo ayusin natin ng konti. Hindi ba kapag may sakit na, treatment na yun, hindi na prevention yun. Tama ba? Treatment ang tawag doon, hindi yun prevention. Yes, secondary level of prevention, ina-apply kapag may sakit, pero on the early stages of health problems pa lang. Kasi simula pa lang, hindi yung mismo as in may sakit na matagal na, saka ka pa lang magpe-prevent. Okay? Yan. So, tsa! Huwag ka po magsulat. Ayan, okay? So, this on the early identification of health problems, secondary level of prevention. Bakit nagpe-prevent? Kaya may sakit na. May sakit na nagsisimula. Anong pinaprevent natin dito? We are trying to prevent complications. Yun po yung goal ng secondary level of prevention. Wala na magawa, nagkasakit na. Pero ano yung pwede mo magawa? Ma-prevent na lumala pa at magkaroon ng complication, lalo na ma-disable po ang ating pasyente. Kaya sabi ko nga kanina, early stage ng disease, ina-apply ito. Klaro tayo? Okay. What are examples po nito? Okay. Examples po nito ay what? Kapag po specific, ito po, nakalagay, prompt interventions to alleviate health problems. So, pwede po bang i-apply ito sa healthy? Pwede pa rin ba i-apply ang secondary level of prevention sa healthy? Yes. Anong pinagkaiba? Yung kanina, sabi natin, ito po, yung primary level of prevention for healthy in general. In general. Pero kapag specific na po yung target natin, that's secondary level of prevention. Example, breast examination. General ba yun? Hindi. Tama? Okay. So, meaning to say, kapag ang pinag-uusapan ay yung mga at risk. Again, yun yung keyword dito. Kapag at risk. Kasi alam mo nang pwede sila magkaroon ng health problems. So, kapag mga at risk, example, breast examination, kasi at risk sila for breast cancer. Tama? Okay? So, kapag at risk sila, example sa mga lalaki, ano po yung sa lalaki? At risk kami for prostate cancer. Ano po yung assessment natin doon? Yung DRE. Ano yung DRE? DRE. Pre, nagpa-DRE ka na ba? Yun yung tanong. Ano yung pre, nagpa-DRE ka na ba? Ano yung DRE? Digital rectal exam. Okay? Digital rectal exam. May ipapasok kung digital device sa rectum mo. Mga ganito kalaki. Yan, digital device. Hindi, joke lang. Wala pong ipapasok na digital device. Ano yung digital? Daliri po yun. Digits. O, hindi po device yun. Digits po pinapasok sa rectum para kapain yung prostate gland ng lalaki. Okay, so that's an assessment specific to males kasi at risk kami for prostate cancer. So this is secondary level of prevention. Well, ulitin ko po, secondary sa may mga sakit kapag nagsisimula pa lang early stage at pwede sa healthy kapag at risk sila. Clear tayo doon? Okay. Ayan. Next. And lastly is the tertiary level of prevention. Nabanggit ko na kanina, naka-recover na. Eh, anong pine-prevent, sir? Pine-prevent natin na ano po, na bumalik yung kung ano man yung condition. Okay. Kaya nga gusto nating ma-restore at ma-rehab. Okay. Ma-rehabilitate po yung pasyente. So we're trying our best na ma-return yung individual dun sa optimal level of functioning niya. So after disease po ito. Are we clear? Ulit, kapag healthy, primary. Kapag healthy, pero at risk, secondary. Pag may sakit, bago pa lang nagsisimula, secondary. Pag naka-recover na for rehabilitation, that's tertiary. Ano yung mga example ng tertiary natin? Ay, alam ko na. Yan, sagot tayo. Try natin kahit nasa kayo, nasa Facebook Live bot. Sagot ka dyan sa bahay para alam na magulang mo na ano, nag-aaral ka sa words. Ayan. Sabihin sa akin kung ano po ang level of prevention ng babanggitin kong example, okay? Primary, secondary, or tertiary level of prevention. Or 1, 2, 3 na lang tayo. First, example, health promotion. 1, 2, or 3. Yan, good job. Next, support group. Support group. Ano po yun? Primary, secondary, or tertiary? Support group. Yan, tertiary. Ano yung mga support group? Hindi common yun kasi sa Pilipinas. Support group kapag may condition, katulad ng alcoholism. Condition kasi alcoholism. Di ba sa mga states, mga mayroon parang nagmi-meeting, support group yon para hindi na rehab, part of rehabilitation. So that's tertiary level of prevention. Okay? Ano pa? Pap smear. Primary, secondary, tertiary level. Yan, syempre for at risk kasi siya. So secondary. How about immunization? Yan, lalo na ngayon, di ba? Yun yung kailangan natin. Immunization.
primary. Are you sure? Di ba yung immunization binibigay natin kasi at risk tayo for the disease? Tama ba? Di ba? Oo, ang daling na bago ng sagot nyo, naging secondary bigla. Tama na yung primary. Tandaan, immunization is for primary. Bakit? Because this is given dapat for generally healthy. Nakuha. Kailangan healthy po yung individual para mabigyan mo na immunization. So that's primary level of prevention. Are we clear with that? Okay? Ayan. Next part. So, napag-usapan natin yung mga levels of prevention. Ito yung isa sa importante na sana isa puso at itry natin gawin sa panahon ngayon. Hindi lang for your board exam. Ano po yun? Let's talk about infection control. Kailangan ito ngayon. Tama po ba? Okay. So let's talk about infection control. Una, pag-usapan natin ano ba yung infection. Infection is the invasion of body tissues and by microorganisms and their growth there. Okay? Kapag po pumasok sa loob natin, okay, kapag pumasok sa loob natin yung mga microorganisms, yung bacteria, viruses, you're already infected. Pero masasabing may disease ka kapag nagkaroon na po ng significant na pagbabago sa tissues ng katawan mo. So pwedeng ikaw ay infected pero wala ka pa nung disease. Ulit, kapag infected ka, nasa loob pa lang ng katawan mo. Kapag may disease ka na, ibig sabihin there is already an alteration dun sa tissues ng katawan mo. Okay, yan. So now, ito pa yung importante pag-usapan natin dito about infection control. Bago natin makontrol yung infection, kailangan alam natin ano ba yung nangyayari, bakit nagkaka-infection, ano ba yung natawag nating chain of infection. Okay? So let's talk about chain of infection. Daanan lang natin ito mabilis, no? Okay? So chain of infection, we have 6. Okay? 6 po yung kasama dito na conditions for this chain of infection. Ibig sabihin, you will have an infection if these 6 are present. Ano ba yung 6 na yan? Airport transports. Ulitin ko. Air, E-R, port. Bilugan ko na lang, no? Transports. May letter S pa sa dulo. Ayun. Airport transports. So that's my mnemonic for chain of infection. Airport transports. Alam naman natin yun, di ba? Airport, nandun yung airplane for mode of transportation. Okay, so airport transports. So tandaan nyo po yung airport transports. Okay? So ano po yung airport transports na yan? Etiologic agent or also called the causative agent. R is the reservoir or the source. Port is the portal of exit. Trans is transmission, the mode. Port is portal of entry and the S is the susceptible host. So daanan po natin ano po yung etiologic agent. Ito po yung dahilan bakit tayo nagkasakit. Katulad ng pandemic, sino yung etiologic agent natin? Diba? The coronavirus disease 19. Okay, yun po yung COVID-19. So that's the yun yung etiologic agent natin. So like bacteria, like the virus, okay, the fungi. Yes, SARS-CoV-2. Okay? Ayan. So that's the etiologic agent natin. So the disease is COVID-19. Okay? At yung nag-cause po niya is the SARS-CoV-2. So example, yung mga mycobacterium tuberculosis, okay, yung mga viruses, yung mga bacteria, those are the etiologic agent. Even fungi, even parasites like Ebola virus, okay? Lahat po yung dahilan. Okay? Yan. Katulad yan. Sarap, dinner. Ayan, o, parasite. Sarap. Okay? Next, R is reservoir. Okay? Anong po yung reservoir? Reservoir, this is actually the habitat. Ulitin ka po, letter H, habitat. Meron ka ng causative agent. Pumasok na sa katawan mo. Ano mangyayari po? Magpaparami po siya. Tama? Mag-replicate po siya saan? Doon sa kung saan siya pwede magparami. Yun yung reservoir na tinatawag. I'll give an example. Kunwari na lang, Mycobacterium tuberculosis, TB. 10 ang reservoir niya. Siyempre sa ating baga. Tama? Sa lungs natin. Doon siya nagpaparami. So that's the habitat, that's the reservoir of that causative agent. Clear? Yung iba naman, katulad ng HIV, ng hepatitis, on the blood, nandun po siya. Okay? Yan. So carrier, yun naman po yung tao na nagiging reservoir. Example ako po, meron po akong nasa katawan ko na pala pero wala akong clinical signs ng disease. I am called as the carrier. Taga-carry lang nung bacteria, nung virus, or nung causative agent pero wala pang significant disease or clinical signs, that's a carrier. Okay? Ngayon, paano ka makakahawa? Example, ako, kunwari po yung reservoir. Okay, kunwari na lang, ito po yung isang tao. Ito na lang. Yan. The reservoir of the Mycobacterium tuberculosis, example, nasa baga. Pagpasensya nyo na ulit, di po natin madrawing na maayos. Ayan, kasi nga, nasira yung isang nating device. Okay? Nandito po yung bacteria virus, Mycobacterium tuberculosis, nandun po sa ating baga. That's the reservoir. Tama? Anong tawag sa taong ito na sa kanya nagpaparami?
yung bacteria or virus, sino, ano po siya, anong tawag sa kanya? Kung wala siyang signs and symptoms, carrier yan. Tama po yun. Pero kung nari may signs and symptoms po siya, ano po siya? This is called as the source. Kasi siya yung panggagalingan at siya yung pwedeng makahawa. Source po ang tawag doon. Tama? Sino yung pwedeng mahawa niya? Okay, sorry. Yan. Sino po yung pwedeng mahawa niya? Ang pwede niya mahawa, yun yung tinatawag nating host. Tama po ba? Host. So ngayon, paano po mahawa yung host? Kasi kailangan munang makalabas, syempre. Kaya tandaan po, dun sa dalawang portal, una ang exit muna. Yung iba nagkakamali dyan. Yung isa sa questions, kailangan pag sunod-sunod rin, inuuna yung entry. Kasi papasok daw muna bago lumabas. Dito po hindi, kailangan makalabas muna para makahawa. So it's the portal of exit. Lalabas po siya, papasok dun sa, pupunta dun sa host. Clear? So that's portal of exit like this. Ayun. Okay. Kita-kita, grabe, no? Okay. That's the portal of exit. So lalabas po, pwedeng through our mouth, through our nose, or depende po dun sa disease na yan. Ngayon, bago po mapunta dito, of course, papunta sa host, ito na yung portal of entry, papasok sa host. Pero ano po yung sa pagitan nila? After ng portal of exit at bago mag-portal of entry, ano po ang tawag doon? Tama yan. It's called as the mode or the method of transmission. Okay, the mode of transmission or the method of transmission. So we have three mechanisms. We have direct, indirect, and airborne. Anong pinagkaiba po ng tatlong ito? Nasa salita na direct, diretso, indirect, may ginamit kasi. Okay? At airborne. Okay? Ano po yung indirect? O, sa direct. Direct, diretso na po siya, immediate, wala kang gagamitin, diretso. Humatching ako o humatching yung katabi mo, diretso sa mukha mo. Direct yun, tama ba? Hindi ka nakaiwas, diretso po yun. That's direct transmission. Ano pa? Hinalikan ka. Okay? Sexual intercourse, direct yun. Okay? So that's direct transmission. How about indirect, may gagamitin ka. Okay? Vehicle-borne, sir, kapag gumamit ng... during sexual intercourse, indirect na pag may ginamit. Iba po yun. Okay? That's still direct. Ayan. Indirect, vehicle-borne, vector-borne. Vehicle kapag buhay, baliktad. Vehicle kapag hindi po siya buhay. Okay? Ibig sabihin, pwede pong mga bagay-bagay. Okay? So these are the non-living things. Katulad ng ano, pwede pong pwede pong dahil nasa panyo siya. Okay? Pwede nasa pagkain, nasa tubig. That's vehicle-borne. Food and water is vehicle-borne. Mga gamit. Vector-borne, this is living things like yung nakikita nyo po dyan sa nasa screen natin. Yan po, yung, yan. Nakabisit siya pag umakagat sa baby namin. Okay? Mga lamok, mosquitoes, tama? So yan po ay vector, living thing yan. Okay? So sila po yung mga, sila yung ginagamit para matransmit. Example, the dengue virus. Tama? The dengue virus is vector-borne because this is the vector. Sino po yan? The Aedes aegypti. Ayan. Dalawang letter A yan. Aedes aegypti. Okay? Yan po. So, that's an example of vector-borne. How about airborne? Airborne po, hindi na sa air. It's suspended in the air. Okay? Tanong po, paano po sir yung droplet? Okay? Paano po yung droplet infection natin? So, madalas sa naririnig, ano, nowadays, diba, last year, para sabi, COVID is droplet, ganyan. Pero nito, diba, nakita nilang airborne siya kasi nakasuspend sa air. So, ano po ba ibig, ano po ang difference ng droplet sa airborne? Okay? Sinasabi ko nga, difference, magkaiba po ang droplet at airborne. Hindi po sila pareho. No? Okay? Ano pong pinagkaiba nila? Depende po dun sa bigat. Okay? Dun sa particle. Dun sa laki at bigat ng particle. Ano ibig ko sabihin? Example po. Nasaan? Humatching ako. Pag-hatching ko. Hatchun. Lumabas. Eh, mabigat. Malaki yung particle. Ano mangyari? Pag mabigat, magdadrop. Tama? Babagsak siya. Ang tawag doon, droplet. Mabigat kasi malaki yung particle na nilabas. Wag po tayong literal. Hindi po ibig sabihin na kumatching ang laki nung lumabas. Okay, droplet. Iba po yun. Okay? These are still microscopic. Okay? Now, kumatching ka, mabigat, droplet. Kumatching ka, okay, pwedeng yung bacteria, virus, or yung pathogens na yan, nung nilabas mo, nagsuspend sa air kasi maliit lang yung particle. Habang nagsasalita ka, nilalabas mo, nagsuspend sa air po yung particles. Ano po yun? Magaan lang kasi siya, so that's airborne. Ulit, pag mabigat, magdadrop. Kapag mas magaan, magsususpend sa air. So that's airborne. Tanong, measurement. Okay? Measurement po. Kapag po malapit ka at pwede ka mahawa, that's droplet. Tama? Kasi within 3 feet. Okay? So within 3 feet po, kapag kunwari droplet infection, syempre within 3 feet, malapit dun sa patient, dun sa source. Okay? Pag-hatching niya within 3 feet, pwede niyang mahawa. Tama? Okay?
Ngayon, ibig sabihin, more than 3 feet, hindi ka mahahawan ng droplet. Kasi bumabagsak siya pag-gaching niya, pagbagsak, hindi ka nahawa kasi malayo ka. Yes. E paano pag airborne po? Kapag airborne, it's suspended in the air. Okay, so ibig sabihin, even more than 3 feet, kahit na malayo ka dyan, lumayo ka man dyan, pwede ka pong mahawa kapag airborne. Basta kayo ay nasa isang room. Tama? So if you are within a room, yung particle po pwedeng mag-suspend sa air, pwede kang mahawa nun. So that's for the airborne. Alright, get to my point? Okay, so yun po yung pinagkaiba ng mga modes of transmission natin. And sabi ko nga kanina, pagpasok nun sa ating host, that's now the portal of entry. Usually, pareho po. Usually, ah, usually lang. Hindi po lahat, okay? Ano yung gusto yung pareho? Lumabas sa ilong ng source, papasok din sa ilong ng host, kadalasan. Pero po, merong ibang example. I'll give you an example na magkaiba. Fecal-oral route. Ano yung fecal-oral route? Fecal, edi feces, galing sa puwet, galing sa dumi, okay? Papunta sa bibig. Magkapareho ba yon? Fecal to fecal ba? Nakiskisan ba ng puwet? Hindi naman. Magkaiba po, no? Galing sa pupo, napunta sa bibig. Parang kadiri. Pero yun po talaga yun. Bakit napunta doon? Kasi pwedeng because of langaw, flies. Pwedeng dahil saan? Dahil sa nasa pagkain mo at nakain mo. Tama? Pumunta yung langaw, mayroon siyang bacteria virus na dala. So that's fecal-oral route. And lastly, sabi natin, airport transports. Ano po yung letter S? Susceptible host. Okay. Hindi lang siya basta host, dapat susceptible. Ano ibig sabihin nito? Susceptible host, sila po yung mga at risk for infection. Hindi sila immune. Okay? So that's the susceptible host. Examples po ng pwedeng maka-apekto sa pagiging susceptible natin, edad. Lalo na yung mga extremes. Extremes of age po, ang naapektuhan, sila po yung naging susceptible host. And extremes of age, matulad nyo, kasama namin, baby, okay? Baby namin. So susceptible host siya, extreme siya. Pinakabata, pinakamatanda. Okay? So yung matatanda, at least din. Kaya nga diba sila yung inuuna natin ngayon for the vaccination. Okay? Receiving immune suppression treatment. So meron tayong mga treatment, okay, na sinusuppress yung depende sa sakit, di ba? Pwede ibigay yung masuppress yung immune system nila. Syempre, pag pinabagsak ang immune system, ano mangyayari? Hindi, at risk ka for infection. Yung may mga chronic illnesses, yung may mga comorbidities, like what? Like hypertension, diabetes. So nagigets nyo kung bakit sila yung inuuna natin for vaccination. That's because they are susceptible. And lastly, literal na immune deficient, like yung may mga, kunwari may AIDS, may HIV, okay, so they are immune deficient. Klara tayo doon? Okay, so that's airport transports. Okay, so medyo madali lang naman to, ito yung gusto kong tutukan, and this is actually our last topic before we end tonight. Okay, sa mga pinaka-importante, let's talk about infection control precautions. Okay, infection control precautions. Ano po ito? And from the name itself, precaution, ito po yung mga pag-iingat, mga cautionary measures natin para po makontrol yung infection, yung spread ng infection. May tatlo tayong types, universal, standard, and the transmission-based precaution. Again, universal, standard, and transmission-based precaution. Ano pong pinagkaiba ng tatlong ito? From the names of universal, universe. Okay. Ayan po, ibig sabihin panglahatan. This is in general. Okay. Ano po ang sinasabi ng universal precaution? All blood and certain body fluids should be treated as infectious because it is impossible to know who may be carrying a bloodborne virus. Ibig sabihin, this should be applied to all patients. Ulitin ko, sa lahat ng pasyente, i-a-apply mo to. Hindi ka mamimili. Ay, mukha namang wala siyang sakit. Okay, hindi naman mag-gloves. Ay, hindi naman magmamask. Mukha wala. Hindi po pwede yun. Kailangan i-apply po sa lahat. That's the universal precaution. Gets tayo doon? Okay, kaya nga, universal, panglahatan, applied to all. Ano po yung mga parts of yung mga ginagawa natin as part of universal precaution? Gina-apply natin lagi sa hospitals, right? Ano po yun? Hand washing, pagsusuot ng mga PPE, okay? Yan, so like mask, like gloves, like gown, and even injury prevention. Kunwari, okay lang, namatusok ako kasi wala namang HIV, wala namang AIDS yan. So, hindi po ganun. Kailangan po, nag-iingat tayo kasi generally dapat ina-apply sa lahat ng pasyente. Klaro tayo doon. Okay, yan. And next, universal, panglahatan. Ano may standard precaution? Actually guys, ganito po. Yung mga ginagawa natin sa hospital ngayon na hand washing, na pagsuot ng mga PPE, injury prevention, those are actually standard precaution. Sir, kasasabi mo lang universal yun ah. Pareho lang sila. Pareho lang po actually sila. Okay? Ano pong pinagkaiba, sir, nung universal and standard? Pangalan lang po. Ito lang po yung bagong pangalan.
Ito po yung lumang pangalan, okay? The universal precaution. Ibig sabihin kasi, mas specific po yung standard precaution. Ang universal kasi, panglahatan. Okay? Ito po yung panglahatan natin. Ang standard precaution, sabi, ito po ha, standard precaution integrate and expand. Okay? Pinalawak yung universal precaution to include organisms spread by blood, all body fluids, non-intact skin, and mucous membrane. Bakit? Kasi kanina ang universal precaution, ang sinasabi, ito po, i-apply daw sa lahat kasi infectious daw ang blood. Okay? Sabi dito, all blood and certain body fluids, lahat daw ng blood should be treated as infectious. Tama naman yun. Di naman sinabing mali. Pero ano sabi? Kulang. Hindi lang dugo. Ano pa yung infectious? Mga body fluids like what? Secretions, excretions, lahat po, okay? Except sweat. Yun. So sa lahat po ng pwedeng mahawakan sa pasyente na may direct contact, pawis lang po. Tandaan yan. Ano pa? Hindi lang blood, hindi lang body fluids, like non-intact skin, mga sugat, okay? Yan po. So those are actually, ano po, still infectious, okay? And lastly, mucous membrane. Tenga, ilong, bibig, oral cavity niyan, yung vagina, yung anus niyan. That's, those are treated as infectious. So, kailangan tayong mag-ingat na hindi natin mahawakan, wala tayong direct contact sa mga kahit hindi mo alam kung ano yung sakit. Are we clear? So, ang universal, more on about blood. Ang blood infectious, that's it. Ang standard, pinalawak niya. Ginawa niyang specific. Klaro tayo doon? Okay. Ito pong standard precaution yung ginagawa natin sa mga hospitals, right? Okay? That's why this is the first protocol. Kaya tinatawag siyang Tier 1. Ano daw yon? Tier 1. Ayan. Ganyan po yung spelling. Tier 1. Pag nakita nyo Tier 1, pag wala yung standard precaution na term at sinabi Tier 1, you're applying Tier 1, that's standard precaution. Okay? Tier 1, ibig sabihin the first guide, the first protocol. Yan. Tier. Talagang sinerge ko yan. Totoo, tama po yung pronunciation yan. Sinerge ko yan. Tier 1. Okay? Next. Ina-apply to sa lahat. Tama? Okay? Tier 1. Next. Meron tayong tatawag na Tier 2. Okay? Ano po yung Tier 2 na yan? Tier 2 is the transmission-based precaution. Ito yung pangalawang i-apply mo, depende na doon sa kanyang disease. Depende doon sa sakit niya. So, pwedeng airborne yan. Depende sa mode of transmission. Airborne, droplet, or contact precaution. Okay? Ngayon, balikan natin sa standard precaution. Sorry, nakalimutan ko ito. Standard precaution, na medyo nasabi ko na kanina. Ano po yung iba't iba natin mga elements ng standard precaution? Siyempre, yung pinaka-importante is ano? Hand washing. The mnemonics is here. Ang mnemonics po dito, standard precaution. Pag ginawa mo to, ikaw ay magiging happy. Anong happy? H-A, hand washing. Okay? Hand washing. Ano po yung happy? Okay? Letter P, PPE. Okay? PPE. Ano pa po? Letter P pa rin to. Patient care equipment decontamination. Okay? Letter I, balik na lang dalawa. Injury prevention. At letter E, environmental surface disinfection. So, yun po yung spelling ng happy. H-A-P-P-I-E. Okay? Happy. Hanggang happy. Okay? Hand washing, PPE, decontamination, dapat nililinis po, dinidisinfect. Okay? Like using the alcohol, ayan. Dinidisinfect natin. And injury prevention, like what? Yung mga, syempre yung kailangan, hindi po tayo man-needle stick injury. So, those are part of standard precaution. Okay? Next, like what I said, tier 2. Ito yung ina-apply natin specific na dun sa sakit. So we have airborne, droplet, and the contact precaution. Nabanggit ko naman kanina, kapag droplet, kapag malapit dun ka ma-infect, kasi nga mabigat siya. Kapag malayo ka, hindi ka ma-infect. That's the idea. Kapag airborne po, pag more than 3 feet, still you can be infected as long as you are within one room. Contact, kapag may direct contact kayo. Okay? So last part before we end this, ano yung mga ginagawa? Okay? Ano po yung mga ginagawang guidelines or yung mga actions natin during each precaution? Number one, airborne precaution. Ano po yung mga pwedeng gawin during airborne precaution? Okay? Yan. So airborne precaution, there's you can use isolation room. Ito na lang po para mas madali, no? So airborne, ito po yung mnemonics ko dito. Binago ko yan, yan. Mnemonics natin, air. Ano po yung air? Hangin. Ayan, hangin. Sulat natin, hangin. Hangin. Makisama ka. Ayan. Hangin. Ano po yung letter H? Okay? Letter H, nowadays, ginagamit na po, okay, for airborne precaution, yung tinatawag nating HEPA filter or HEPA filtration. Ano po yung HEPA na yun? Or HEPA? Ano po yung ibig sabihin niya? Isa-isayin ko po. This means high
efficiency, okay? High efficiency particulate. Ulitin ko, high efficiency particulate absorbing, okay? Or arrestance. Ano daw? Arrestance. A-R-R-E-S-T-A-N-C-E. Okay? Hindi ko pa maisulat sa mga bago pa lang login ngayon. Patapos tayo, bagong login pa. No? Wala po, nasira pong isang device ko. Okay? Nag-explain ulit. HEPA, ano po yon? High efficiency particulate absorbing arrestance. Ano po yung HEPA filter na to? Para siyang net na pinagsama-sama. Marami po siyang filter. Okay? Para po masigurado natin na hindi tayo ma-infect ng airborne disease na yun. Okay? So that's HEPA filtration. Ano po yung A? Letter A, pakisulat po. Air changes. Ayan. Yes, tama po yan. May nag-chat sa akin. Arrestance. Tama po yung spelling mo. Arrestance. Okay? So air changes per hour. Ulitin ko, binabago yung hangin. Ano po ito? In short, nire-recycle or kailangan pong umiikot yung hangin. Binabago po siya. Okay? Air changes. And this is being done, ayan po yung air changes natin per hour. Okay? Per hour po, tama po yun. Air changes per hour, ilan dapat? 6 to 12. Ayan, 6 to 12 air changes per hour. 6 to 12 air changes per hour. Ito po yung parang bilis or yung rate kung saan yung air sa isang lugar, okay, kunwari doon sa isang room, nire-recycle, okay? Bakit? Kasi kapag po ganun, anong mangyayari? Syempre, mas more likely hindi mo makukuha yung infection or yung mga particles na yon. Kasi kapag nagstay lang doon, ano mangyayari? Mas madali mong malalanghap yung airborne pathogens na yan, okay? Ano pa yung letter N? Ayun na po yung letter N, hindi ko nasusulat. Negative air pressure, okay? Negative air pressure po. Why? Example ako, may TV. Nasa isang room ako. Isolated ako, di ba? Nasa isang room ako, bakit kailangan negative air? Kapag negative air, lahat ng pressure papunta sa loob. Papunta dun sa room na yun kung negative. Negative sa loob, positive sa labas. Ano mangyayari? Yung air magsistay sa loob lang ng room. Hindi siya lalabas, hindi siya makakahawa sa ibang tao. Yes, so that's negative air pressure ventilation. Okay? Yan. How about letter G? Letter G, ang airborne precaution, kailangan i-apply mo ang letter G guidelines. Lagay nyo lang. Guidelines of standard precaution. Ibig sabihin, ang standard precaution, i-apply mo din dito. Okay? So yung hand washing, kapag airborne precaution, dapat nag-hand washing ka. Of course, meron ka pa rin mga PPE. Okay? Next, letter I. Ano po yung letter I? Sabi ko kanina, ayun pala, nakasulat yan. Isolation room. Kailangan po nakahiwalay ang mga pasyenteng may airborne diseases, okay? Hindi siya pwedeng isama sa iba po. Kailangan sila isolated. And kailangan that room is what? Paisulat, make sure that the room is closed. Dapat po sarado. Bakit? Kasi nga nasa hangin. So kung bukas po ang ating pintuan, ano mangyari? Makakalabas po yung hangin, makakalabas yung pathogen. Kasi magaan nga po siya, ayan, pa-travel-travel dun sa hangin, okay? And last letter N, napaka-importante, kapag po airborne, dapat po anong ginagamit natin na respirator or mask? It should be the N95 mask. Okay, letter N, N95 mask. Ano po, bakit po naging 95? Because that's 95% efficiency. Okay? Yeah, 95% effective siya. Okay? Yeah, so that's for the airborne. Again, hangin, HEPA, filtration, okay? Air changes, and negative air pressure, guidelines of standard precaution, kailangan ginagamit pa rin. Isolation room, and N is N95. So that's for airborne precaution. Next, how about for droplet? For droplet precaution, tandaan yung pasyente nakakahawa, mahahawa ka kapag malapit ka dun sa patient. Tama? Kasi nga, nagda-drop, malapit lang mahahawa. So ano po yung ating mnemonics dito? Drop din. Pakisulat drop. D-R, actually drops. Yan. Ano yung drops na yan? Pasensya na sa kindergarten na sulat natin. Drops, okay? So ano po yung pwedeng gamitin? Sa kanina, sa airborne, ang kailangan natin ay ano po? N95 mask. Tama? Kapag droplet precaution, pwede po natin gamitin yung mask lang, yung disposable mask, okay? Disposable mask can be used for droplet precaution, okay? Yan, disposable face mask. Yeah. Next, ano po yung letter R? Pasensya na sa sulat. Letter R. Room should be private. Ayun na pala. Room should be private, okay? Room is private or with the same disease. Ano ibig sabihin? Kapag droplet infection po, pwedeng may kasama. Kung hindi man private, pwedeng may kasama. Pero dapat parehong sakit yon, okay? Pareho yung sakit nila.
So room should be private or with same disease. Letter O, what's letter O? You can open the doors. Yan, doors may be open wide. Sir, baka mahawa. Droplet nga lang to, mabigat po yung particle. So pag humatching siya, nagsalita siya, yung malapit lang affected. So pag open yung door, wala nga ma-affect nun. Okay? Kasi hindi naman siya nasa air. Clear tayo dun? Okay. Next, ano pa yung letter P? Letter P, precautions should still be standard. So kanina sa airborne, may standard precaution. Kailangan pa rin mag-hand washing, kailangan mag-PPE. Ganun din po sa droplet precaution. Okay? Kailangan i-apply pa rin. Yung precautions should still be standard. And lastly, letter S. Ano pa yung letter S? Source control. Pakisulat po yan. Source control. Ano ibig sabihin ng source control? Ang kokontrolin mo, pwede kang kontrolin mo po yung source. Okay? Sino yung source? Yung may sakit, pwedeng siya po ang magsuot ng mask. Kasi droplet, di ba? Para hindi kumalat. So, siya ang pagsuotin mo ng mask. So, that's what you call a source control. Kinokontrol mo yung source. Hindi yung mga possible host, but the source. Clear? Okay? Yan. So, that's for the droplet precaution. And lastly, yan. Contact precaution. For the contact precaution, ito lang yung kailangan kong tandaan nyo. For contact precaution, ABC. Nang pabaliktad. Ayan. Ano yung ABC pabaliktad? ABC. Ano yung pabaliktad? Contact precaution. Before and after. Yun lang yung gusto kong tandaan nyo. Contact precaution, before and after. Ano before and after? Before entering the room, kailangan mag-hand wash ka. Kailangan magsuot ka ng gloves, ng gown, before entering the room. After, okay, after po nung treatment, after po nung lahat, after the treatment ng ginawa mo sa patient, kailangan mo pong gawin mo, kailangan mag-hand wash ka pa rin. At kailangan mong tanggalin po, ayan po, gloves before entering and gloves before leaving, okay? So after po nung treatment, kailangan tanggalin mo din yung PPE na ginamit mo. Clear? So ganun po pag contact precaution, ABC ng pabaliktad. Contact precaution, before and after. Before, the treatment, hand wash, PPE, after, tanggalin yung PPE, hand wash, then tanggalin yung ating PPE. Question, bago tayo matapos sa gabing ito. Ayan. Ayan, sakto, alas 8 pala. Ayan. Tanong, what's the basic principle of infection control and prevention? What's the basic principle? Yung pinaka-basic na prinsipyo, na principle po ng infection control and prevention. What is that? Ayan. Yun yung tanong ko. Yon. So most of us, ang sagot ay ano po? Di pala most, isa pala yung sumasagot. What's the most basic, okay? Infection control and prevention principle. Ano po ang sagot? According to WHO, it's what? It's hand washing and hygiene. Ayan, hygiene po, okay? Is actually the basic principle of infection prevention and control. Ano po yung hand washing, okay? Hand washing, guys, is the most basic technique, most basic action, most basic na ano na ginagawa. Kapag all about yung action, yung method, okay, technique, that's hand washing. But principle, yung pinaka basic na principle is hygiene. Hand washing is still part of hygiene. Okay? Sinasabi ko lang, kapag principle hygiene, kapag action, tawag ito, kapag yung yung method, yung technique, that's hand washing. Are we clear with that? Okay. All right. So that's it. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay. So again, thank you very much for... Grabe, thank you Lord. Nairaos ko. Sa mga hindi po alam, sa mga ngayon nasa Facebook Live, no? Nasira po yung device ko kaya hindi tayo nakapag-lecture na maayos. Pero nairaos po natin. Thank you Lord. Okay. So before we end this, I think let's just... Siguro, let's end this with a prayer kung okay lang. Okay. Let's end with a prayer in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord Heavenly Father, we thank you for this evening, for this wonderful evening of review, this review class, Lord. Tulungan niyo po lahat ng mga RMs, ng mga na nanonood ngayon, lahat po ng mga nag-review, lahat po ng mga nandito ngayon sa Zoom at nasa Facebook Live. Bless them, Lord. Guide them, Lord, para sa board exams nila. Help them, Lord, on their goals. Help them, Lord, to top the board exam. We know, Lord, na may reason po lahat ng bagay. Kaya alam po namin, Lord, na ibibigay niyo po sa kanila yung deserve nila. And Lord, guide them sa lahat po ng pag-review yung gagawin nila. Thank you, Lord. We leave everything to you. Also pray in Jesus' mighty name. Amen. Alright, so thank you very much sa lahat po nasa Facebook Live at nasa
ating Zoom meeting. Bago tayo matapos, sabay-sabay tayo. Papasa ka ba? Papasa. Magta-top ka ba? Magta-top. Grab your license. Grab. Oh, ayan. What's your goal? To top the board exam. Maraming salamat sa inyong lahat. Have a good night. Thank you, everyone. Stay safe. Yun pala. Stay safe.